Makakausap naman natin si Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie season po ito. Magandang tanghali din po, Ma'am Connie. Merry Christmas. Merry Christmas po rin sa inyo, sir. Nako, tayo po, nagbi-Merry Christmas dito. Samantalang yung ating pong ilang mga OFW sa Hong Kong ay mukhang hindi po makaka-uwi at magkakaroon ng Merry Christmas. Nakarating na po ba sa inyo itong... Opo. Ano po ang posibleng tulong po na ating maipaabot sa DOLE sa kanila po? Kanilang umaga, Connie, ginausap ko ang PAL. Mm-hmm. Na kung maaari kami mag-charter ng plane. Ngayon, sabi nila, baka hindi nila kayanin yung charter plane. What they will do, according to Mr. Bautista daw, ay they will upgrade yung kanilang aeroplanong papadala para merong extra seats. Mm-hmm. And they committed na yung mayigit 600 na OFW ay mayuwi nila in 2 to 3 days. Okay, in 2 to 3 days. Opo. So, aabot naman ang Pasko. Oo naman, dapat. Kaya what I did, Connie, aside from that, kinausap po si Secretary Lorenzana and requested for a C-130. I see. Magandang loob naman si Secretary Lorenzana at mukhang in-arrange naman niya. So, I'm just waiting for the head of office in charge of the C-130. For us to be able to give in the details kung ilan at sino-sino yung mga isasakay nila. Yes, sir. At tsaka kung paano makikipag-ugnayan yung ating mga OFW. So lahat po yan, i-announce lang po ninyo paano ho ang magiging patakaran ng inyong pong departamento para mas magiging maayos yung kanila pong pag-alis. Let's say, halimbawa, through the airlines o kaya dito po sa C-130. Yes po. So, more or less, mayroon ng solution to the problem. Mm-mm. Tumutulong naman si Secretary Cayetano, si Alan. Secretary Alan is also helping in this endeavor. In fact, sinasabot ba nga niya yung gasolina ng aeroplano ng C-130. And in fact, we are planning, kung our time will permit it, we might go there to join yung C-130 to meet our OFW doon and bring them back to our country. Kailan po to possible na mangyayari? Kasi in 3 days time ka nyo, syempre kailangan magawa ito. Yung 2 to 3 days time, total yan, yung magbibigay sila ng additional space sa mga aeroplano na yung normal operation nila, dadagdagan nila ng seating capacity para mapasama yung mga stranded OFWs. Ito namang napakiusapan ko kay Secretary Lorenzana, this is a special arrangement na hopefully with this C-130, makaka-repatriate tayo ng mga at least 600 of them. I see. Sir, ito namang travel agency na PAYA. Mapapanagot ba sila? Paano ho ang inyo pong hakbang? Meron na pong kaming communication with the NBI to arrest kung they can. Or bring them under case them so that have them arrested and been charged in court. A large scale staff at. Mm-mm. Wala hong binigay na kahit na ano daw na rason sa ating mga OFW itong PAYA Travel kung bakit hindi sila na-book. Sa inyo po bang pag-iimbestiga, sir? Meron na ho kayong nalaman na dahilan kung bakit hindi nila ito nagawa? Wala pa kami specific dyan, Connie. Ang ano lang namin, napeke yung mga ticket na inisyo sa ating mga OFWs. Siyempre, cannot blame itong mga OFWs natin kasi malaking discount ng ticket. Siyempre, nagtitipid yung ating mga OFW. Kumagat sila doon sa promotional pass na ginawa ng yung agency na yon. Malaking discount. Kaya kumagat sila. Kumili sila. Yung pala peke. So, hindi lang PAL ticket yan. Kasama rin ang Cebu Pacific ticket yan na COVID. Opo. Yung parusa po, ano po ang pinakamatinding pa pwedeng kaharapin itong PAYA Travel? Large-scale staff yan. Large-scale staff yan. Available event yan. Mm. Available po yan. No? Pag nahuli yan, hindi na makakalabas. Opo. So, yan na po ang direksyon natin, ano? Opo. So, sir, requested the services of NBI to
look for these people involved in this ano, bagong scam na ito, matindi. Ganun nga ho ang lumabas, ano, parang scam na talaga eh. Wala silang maibigay na rason. Sir, you have the air, no, para pong kayo ho ay makapagbigay po ng abiso sa ating mga OFW sa Hong Kong na nangangamba na hindi ho makauwi. Kayo po ay maaari pong makiusap sa kanila now. Thank you, Connie. No? Thank you. Gusto kong iparating sa ating mga kababayan, mga bagong bayani, na huwag po kayong mag-alala. Alam namin ang inconvenience, saka discomfort sa nangyari sa inyo, pero we are doing our best upon the instruction of President Duterte na kailangan iuwi namin kayo before Christmas. So nakausap na namin ang PAL and they will upgrade their flights, baka sakali makaccommodate one by one. But they committed na yung mga stranded dyan ay makakauwi in 2 to 3 days. So makakarating kayo before Christmas. Pero not contented with that, Connie, mga kababayan ko, kung nakikinig kayo, meron kaming arrangement ni Secretary Cayetano with the DND for the use of the C-130. With this, we will be assured na even before 3 days, maiuwi natin kayong lahat dito sa Pilipinas to share your Christmas season with your family. Naku, good news po yan. Marami pong salamat at salamat po ay mag-aabang sa detalye niyan. Thank you very much. Rin po at Merry Christmas in advance. Yan po naman si Labor Secretary Silvestre Bello III.